Kumusta mga idol? At welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe at hit the notification bell para maging updated ka sa mga upcoming videos. At para maging updated ka idol sa mga nalalapit na mga pa-raffle natin. At may dalawa tayong raffle na naka-line up. So malapit-lapit na natin ipa-raffle yung 100 peso load at 5 ang mananalo nun mga idol. Bali na sa 1,280 subscribers na tayo, so malapit-lapit na tayo sa katotohanan, malapit-lapit na tayo sa 1,500 subscribers. So push lang natin mga idol ang pag-share ng ating mga video para makita pa ng iba na hindi pa subscriber yung mga videos natin. So for today's video mga idol, nakikita nyo naman ito, may box na naman from LBC at may box tayo galing na JNT mga idol. So, pero bago tayo mag-unboxing, intro muna tayo mga idol. Okay, umbisa na natin mag-unboxing. Pero mga idol, kung napanood nyo yung latest na video natin, na pinakita ko sa inyo yung mga dumating na mga stock natin, at nabanggit ko doon na ang pinapakain ko lang sa mga alaga natin ngayon ay pellets. So napag-isip-isip ko na dahil nga mahirap ang live foods ngayon dito sa probinsya, hirap ang supply ng chubby at ang hirap din mag-culture ng kitikite kasi nga uso ang dengue ngayon. Napag-isip-isip ko na umorder na lang ng mga microworms at grinded worm. So, ito, dumating na to galing kay Bro Jeyo. Unahin na natin itong sa kanya. Bali, umorder ako sa kanya ng starter culture na microworm. At umorder din ako ng isang culture sa kanya ng grindal. So, i-check natin kung anong status ng mga pinadala niya. At sana hindi nag-crush yung mga culture natin. Kasi nga, hindi natin alam kung paano i-handle ng mga shipping company na pinagpadala ng mga pinapadala sa ating mga parcel. So, i-check muna natin ito. Una, itong microworm na culture, starter culture. So, ito. Medyo ang tawag dito naalog yung lagayan, so given na yon. Alam naman natin talaga kung paano ang proseso ng mga papadala ng parcel. So pero sa tingin ko ayos naman itong pinadala sa atin. So ang next na check natin ay yung grindal culture. So ayun na nga mga idol, hindi inaasahan. So yupe, pero buhay naman, may mga culture ko pa siya dito, so mahahabol pa natin to, pwede pa natin ayusin. Papakainin lang natin yung culture nito. So salamat kay Bro Gio. Ayos naman yung mga dumating. Wala nang kasalanan na seller dito. Yung may kasalanan na dyan ay yung mismo pinagpadalan. So ayos naman to. Mag-order natin. At kumuha na din ako ng screen na tablet para sa mga guppy at may free na dog food na pinadala. So maraming salamat. Next naman natin mga idol ay itong galing kay Sir Stanley David Smith na siyang sikat na nagkukulture ng grindal sa buong Pilipinas. So i-check na natin. Bale, ito 2 days ata yung shipping.
kumuha ako sa kanya ng dalawang culture din, dalawang tab na culture na grinder. So, kailangan talaga nating mag-culture mga idol kasi nga, kung aasa lang tayo sa pellets at Vitagold, medyo kawawa yung mga isda natin. So kailangan din natin mag-effort na humanap ng paraan para mapakain natin sila ng live food. Kasi alam naman natin na iba talaga ang sigla ng isda pag napapakain sila ng mga live food katulad ng kitikit, daphnia, bloodworm. So ito, ito mga idol, check natin. As usual, may kasamang dog food. Kabila na ito. Papakita ko sa inyo yung culture ng Grindal. So sa tingin ko mukhang ayos naman. Siyempre ulitin ko, hindi natin may iwasan mga dumi ng kuko. At naglipat kasi ako ng mga halaman kanina. So ito, mabalik tayo dito sa Grindal mga idol, na galing kay Sir Stanley Davis, David Smith. So mukhang ayos naman, makaka-recover pa tong culture natin. At may prepata na cockpit. So maraming salamat. So ito na mga idol, pag-uusapan natin ngayon ang mga plano pagdating sa pag-culture ng mga live foods. So meron naman na tayong microworm, so pwede pakain to sa mga fry natin masakali. At may grindal na tayo na pwede natin ipakain sa mga month old tsaka adult na beta natin. So ito yung isang pumipigil kasi sa akin para makapag breed, para makapagsalang ng beta, wala tayong live food. So hirap magpa itlog ng mga beta kung wala tayong wala tayong live food, kasi nga kung pellets lang talaga, abutin tayo ng siyam-syam mga idol. Pero may mga gumagamit ng mga pellets pang condition, pero syempre hindi naman tayo ganun kabihasa na ihirapan pa rin tayo, so nakadepende tayo sa live food. At maliban dito mga idol sa starter culture ng Grindal at saka ng microworm, papasilip ko din sa inyo yung naumpisan ko ng culture ng Daphnia moina, at medyo okay naman yung nagiging outcome na starter culture natin ng Daphnia moina. So papasilip ko sa inyo maya yung mga idol. So ito na, susubukan natin paramihin itong mga to at para may stable na tayo na pakain sa mga alaga natin. So bali, ang dumating sa atin ay tatlong culture, starter culture ng Grindal worm ito, at isang starter culture ng microworm. Yung mga previous nila na dog food ito, at yung spirulina powder. So maraming salamat kay Bua Gio at kay Sir Stanley David Smith. At ayos nang dumating yung mga pinadala nyo. So yung mga minimal na dents, so naintindihan naman natin yung mga ganyang bagay. So hindi naman tayo pwedeng magsilan kasi hindi na natin nawak kung ano mang mangyayari sa mga parcel na pinapadala natin. Ito mga idol, papasilip ko sa inyo.
Okay mga idol, ipapasilip ko sa inyo tong culture ko ng Daphnia. Yeah, makikita nyo, madami na sila. Ayan. Kahit dito, meron na din to. Ayan o. Ito, nilagyan ko din to kanina, ewan ko lang. Ayun, madami na din gumagalaw. Kung maalala nyo mga idol, yung pinakita ko sa inyo, dun sa kasabay ng mga isda na dumating, yung starter culture ng Moina na nakalagay lang sa plastic na sinasabi ko na i-hatch, dun nang galing mga idol yung dap niya na nandyan nyo yun, yung mga Moina. At ang main na culture ko ay nandun sa sala. Itong mga nandito ngayon, kalilipat ko lang ng mga Moina na nandyan is kanina umaga lang. Kanina-kanina ng umaga ko lang sila nilipat dyan sa tatlong container na yan. So, sa tingin ko, medyo ayos naman sila. At ang pinapakain ko nga pala dyan, mga idol, ay yeast. So, ipapakita ko din sa inyo. Gagawan natin ng ibang video. Magpapahatch ulit tayo kasi may dalawa pa naman ako nakatago dyan na starter kit para sa Daphnia. Gagawan natin ng video. Magpapahatch tayo ng egg. So, pinapakain ko lang sa kanila ngayon ay yeast. At yun lang naman ang madaling madali at advisable na ipakain sa kanila maliban sa green water. So, ayun mga idol. Uumpisan natin mag-culture ng sarili nating pakain para hindi maging kawawa yung mga isda natin. So, ulitin ko lang, may grinder starter kit na tayo, may microworm starter kit na tayo, nakakapagpabuhay na tayo ng Moina. So sa tingin ko, hindi na magtatagal, makakapag-start na tayo magsalang ulit ng breeding match natin sa mga beta. Pakain sa guppy, hindi naman ganun ka-problema kasi ang guppy kumakain naman yan ng pellets. So may PO1 tsaka PO2 pellets naman ako dyan. At oo nga pala mga idol, papasilip ko din sa inyo next video yung update sa mga prey natin ng guppy. Malalaki na sila ngayon at mga 2 weeks pa siguro or 2 to 3 weeks magkakaroon na ulit tayo ng mga panibagong breeders. So i-groom ulit natin yung mga yun para mapabilis natin magparami yung mga guppy natin. So ayun lang muna mga idol, dito ko muna tatapusin siguro itong video na to. Pinasilip ko lang sa inyo yung mga bagong dating na starter kit natin ng mga live foods. So maraming salamat sa inyong lahat mga idol. At ganun pa rin, lagi kong sinasabi, mahigpit pa rin regarding sa mga protocols kasi nga lalo pang lumalala yung pandemya. Hanggat hindi importante at wala namang dahilan para lumabas ng bahay mga idol, stay at home muna kayo. At laging kung lalabas at hindi maiwasang lumabas, laging magsuot ng face mask, face shield, sumunod sa mga protocols. At ingat kayo lagi mga idol. God bless.